Welcome back mga kalingya. So for today's video ay pag-aaralan po natin ang isang simple or basic start jog motor control. So sa mga nakaraang video po, gumawa po tayo ng stop start jog reverse forward motor control at ginawan din natin ng isang panibagong version ang ating stop start jog with different indication light for our start and for our jog. So ngayon, basic stop-start jog motor control ang ating gagawin. So sa mga bago po, please consider subscribing and hit the notification bell button para palagi tayong updated sa mga panibagong videos. So sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Pag-aralan po muna natin ang ating mga gagamiting mga motor control components. So unang-una po, mangangailangan tayo ng ating single phase circuit breaker for supplying our control circuit, isang magnetic contactor at isang thermal overload relay. Mangangailangan tayo ng indication light for our power on, for our stop, run and for our trip indication light. Meron din po tayong mamaya, so hindi po kita sa video nito, meron tayong mga terminal block for connecting our 3-phase induction motor at gagamit po tayo ng isang contact block with normally open and normally close for our indication light, for our stop and for our run. So magtataka kayo bakit palagi akong gumagamit pagka hindi occupied ang withholding contacts ng ating contactor. So dito ko kinoconnect ang ating run indication light, hindi ko pinaparallel sa ating A1 contactor. So ayoko po kasi na in case na magkaroon ng problema ang ating indication light ay maapektuhan ang ating magnetic contactor. Nangangailangan din tayo ng ating on-off switch or selector switch with normally open contact, isang stop push button, isang push button for our start which is normally open contact, and our push button for jog which is a combination of normally open and normally close contact. So umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. Binaligtad ko na po ang ating mga selector switch, push button at ating mga indication light. So according po sa ating control circuit, so wala po sa ating control circuit ang ating selector switch. So from our circuit breaker, from the line supply of our circuit breaker, so i-connect na natin ang wire nito. So ito muna yung pupunta sa ating selector switch. So i-connect ko na ang wire nito sa number 3 terminal ng ating selector switch na galing sa ating circuit breaker. So hitpitan lang po natin. So ayusin lang natin ang wire para maging maayos siya. The 4 terminal ng ating selector switch, so according sa ating drawing, so pupunta siya sa number 1 terminal ng ating stop push button. So hipitan natin from the 4 terminal ng ating selector switch papunta sa 1 terminal ng ating stop push button. So according po sa ating drawing, from the 2 terminal of our stop push button, so pupunta siya sa ating number 3 terminal ng ating start, and then 1 terminal ng ating jog at 3 terminal ng ating jog push button. So from the number 2 terminal ng ating stop push button, so ilalagay natin ang wire na to papunta sa number 3 terminal ng ating start. So pwede na natin higpitan ang sa ating number 2 terminal ng ating stop push button.
And then, dito po sa ating number 3 terminal ng ating start. So, kanina, hindi natin hinipitan. So, may sasama tayong wire dito. So, ito yung pupunta sa ating 1 terminal. Sorry, natanggal yung takip ng ating vacation light. So, ito yung pupunta sa 1 terminal ng ating push button jack. So, ipitan lang natin dito. And then, connect natin sa 1 terminal ng ating normally close contact ng ating push button jack. So, ito yun naman yung pupunta naman according sa ating drawing. So, naka-jumper tayo papunta sa number 3 terminal ng same push button ng ating push button jack. So, i-connect na rin natin ang wire nito from 1 and 3 ng ating push button jack. So, ipitan ko lang po. So mga kalinya, tapos na tayo sa portion na ito. So dito naman tayo sa ating number 2 terminal ng ating jack push button. Sorry. So pupunta siya according sa ating control circuit. So pupunta siya sa withholding contacts but not on the side of A1. So from our number 2 terminal ng ating push button jack. So ilalagay na natin ang wire nito. So ito yung pupunta nga tulad ng nasabi. So, with holding contacts but not on the side of our A1 terminal. So, normally open contact. So, dito natin siya ilalagay sa side na ito ng ating magnetic contactor. So, higpitan ko na rin ang wire nito na galing sa ating number 2 terminal ng ating push button jack papunta sa with holding contacts normally open ng ating magnetic contactor. So, dito naman tayo sa portion nito. So, according sa ating control circuit, ang 4 terminal ng ating start push button at 4 terminal ng ating jack push button, so magbi-bridge sila kasama ang ating isang withholding contacts on the side of our A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, i-connect ko na ang wire nito from the 4 terminal ng ating start and then 4 terminal ng ating jack. So, hihigpitan ko na itong nasa jack push button. And then dito sa part ng ating start push button, so may isasama tayong wire. So isasama ko na po ang isang wire na to. So ito yung pupunta sa normally open with holding contacts na malapit sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So ipitan ko lang po mga kalinya. Mga kalinya, ito na yung wire na bridging ng ating 4 terminals ng ating jack at 4 terminals ng ating start push button. So, tulad nga po ng nasabi, so ito yung pupunta sa normally open with holding contacts on the side of our A1. So, i-connect na natin ang wire na to dito sa with holding contacts normally open. And then, according sa ating drawing, 4 and 4 and then with holding contacts and then punta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, i-connect ko na rin ang wire nito as our bridging our withholding contacts and our A1 terminal naman ng ating magnetic contactor. So, hihigpitan ko na ang mga contacts or terminals na ito. So, tapos na tayo on our wiring procedure or wiring tutorial sa mga push button natin ng ating stop, start, and jack kasama na ang ating selector switch. So, ang kulang na lang natin is how we can make a supply for our A2 terminals ng ating magnetic contactor. According po sa ating control circuit, so from the neutral terminal ng ating circuit breaker, so siya po yung pupunta sa normally close contact ng ating thermal overload relay and then on the other side ng normally close, siya yung pupunta sa ating A2 terminal ng ating magnetic contactor. So from our circuit breaker, so i-connect ko na ang wire nito sa ating circuit breaker. So tulad ng nasabi, so siya yung pupunta sa normally close contact ng ating thermal overload relay. So dito ko na lang siya ilalagay sa kabila kasi pwedeng dito, pero mas maganda dito na lang. So same lang naman yun para pagdating dito, hindi na magsalisay yung wire papunta sa ating A2 terminal ng ating magnetic contactor. So, higpitan ko na rin ang wire na to sa ating thermal overload relay. From the another terminal
of our normally close contact ng ating thermal overload relay. So i-coconnect na natin ang wire na to. So ito na yung pupunta sa ating A2 terminal ng ating magnetic contactor. So tapos na po tayo kapag na-connect na natin ito sa ating A2 terminal ang wire na to. So tapos na tayo for our wiring tutorial for our main control circuit. So ang susunod natin is how we can activate our indication light, and then how we can connect our 3-phase induction motor. So para makita natin ng mas maayos at mas maganda ang magiging operation ng ating ginagawang stop-start jug motor control. So before tayo mag-proceed sa ating second procedure ng wiring tutorial nito sa ating activating our indication light, so check po muna natin kung tama ang ginawa nating pag-wiring ng ating main control circuit. So babalik na rin na po natin ang ating mga selector switch at ating mga indication lights. So para ma-check muna natin kung tama ba ang ating ginawa. So i-switch on ko na ang ating circuit breaker for the supply of our control circuit. And then i-switch on natin ang ating selector switch. So ayan, check muna natin for our start push button kung ma-activate ba ang ating magnetic contactor. So naka-reset naman na ang ating thermal overload relay. So check natin. So ayan, nakita nyo nag-energize or gumana ang ating magnetic contactor. So dito muna tayo sa stop push button. So ayan, dito naman tayo sa jug. So kung makikita nyo, nag-jug ang ating magnetic contactor. So try natin sa ating start again. And then dahil according sa ating control circuit, so meron siyang interlocking. So once na i-press natin ang ating jug push button, so ang ating normally close contact na 1 and 2 is mag-o-open. So makaka-cut off niya ang ating withholding contacts. So dapat may interlocking siya. So hindi na tayo dadaan sa stop. So diretso tayo sa jug. Dahil naka-activate ang ating start push button, ang ating start operation. So i-press natin ang ating jug. So dapat mag-jug siya. So ayan, kita nyo. Deactivating our start operation. So pwede na po nating ituloy ang ating ginagawang wiring tutorial. Mga kalinya, para sa mas mabilis na wiring tutorial, so kung makikita nyo, nilagyan ko na lahat ng bridging ang ating mga neutral line sa X2 terminal ng ating mga indication light. So galing na po siya sa ating circuit breaker. So ang susunod natin gagawin ay ilalagay natin ang ating contact block, which is a combination of normally open and normally close. Ito nga yung tulad ng sinabi ko na mag-activate sa ating stop and start jug operation ng ating mga indication light, and then susunod natin yung sa ating trip indication light. According po sa ating control circuit, ang normally close contact na mag-activate sa ating start indication light, ang normally open contact which is located pareho sa ating magnetic contactor na mag-activate sa ating start jug, at ang normally open contact na mag-activate sa ating trip indication light. So lahat po sila ay nangangailangan ng ating line supply from our circuit breaker. So hihigpitan ko na po ang wire nito. So sorry, natanggal yung isa. So from the line terminal ng ating circuit breaker, so i-coconnect natin ang wire nito. Hihigpitan. So ito po yung pupunta sa ating contact block. So from this point, i-coconnect natin sa isang contact ng ating contact block ang wire nito. And then magkakaroon tayo ng bridging para magkaroon ng supply ang ating normally close. So ito ay normally open sa dito, and then ito ay normally close. So magkaroon tayo ng bridging para magkaroon na sila ng supply ang parehong contact. So hipitan na rin natin ang wire na to. And then from the other side dito, so ito naman yung pupunta sa ating thermal overload relay on our normally open contact. So isasama natin ang wire nito dito sa isang terminal. So higpitan na rin natin. Sorry, higpitan na rin natin. So tulad ng sinabi ko kanina, so ito yung magiging supply naman ng isang
ng ating normally often contact ng ating thermal overload relay to activate our trip indication light. So ikita na rin natin dito sa ating normally often contact. So pwede na natin ngayong isa-isahing supplyan ang ating mga indication lights. So dito muna tayo for activating our power on indication light. So once na switch on natin ang ating circuit breaker, so merong ibig sabihin dapat umilaw siya, merong supply voltage ang ating control circuit. So dahil ang ating number 3 terminal ng ating selector switch or ating on off switch ay galing sa ating line terminals ng ating circuit breaker, so para maging maganda ang ating trabaho, so dito na lang natin i-connect ang wire nito sa ating number 3 terminal ng ating switch. So i-connect ko na. So kung makikita nyo, naka-connect na ang ating terminal na isa ng ating indication light for power off. So i-connect na natin dito sa ating selector switch na galing din naman sa ating circuit breaker. So ipitan ko na rin ang terminal na ito. Dito naman tayo for activating our stop indication light. So kung makikita nyo po, so naka-connect na ang wire natin sa ating stop indication light. So according sa ating drawing, siya yung pupunta sa normally close contact located on our magnetic contactor. So may mga line supply na siya. So once activated, so mag-o-open siya. So ma-deactivate ang ating stop indication light. Once deactivated, so close contact siya, so ma-activate ang ating stop indication light. So hihipitan ko na po ang wire nito sa normally close contact located sa ating magnetic contactor. Ito naman tayo for activating our start jog indication light. So naka-connect na po ang ating wire. So ito po ang ating indication light. So i-connect natin ang wire nito sa normally open contact na located sa ating magnetic contactor. So once activated ang ating magnetic contactor, mag-close siya. So ma-activate niya ang ating start and jog indication light. So last but not the least, so dito naman tayo how we can activate our trip indication light. So ito ang ating trip indication light. Kung makikita nyo, naka-connect na ang kanyang wire. So ito po yung pupunta sa ating normally open contact na located sa ating thermal overload relay. So once magkaroon ng abnormality, so from normally open, magko-close siya. So mabibigyan niya ng supply ang ating trip indication light. So tapos na po tayo sa pag-wiring ng ating main control circuit at kung paano natin ma-activate ang ating mga indication lights. So ang susunod po natin gagawin is how we can make or power connection ng our 3-phase induction motor. So before po tayo mag-proceed sa bagay na yon, so check po muna natin kung tama ba ang ginawa nating pag-wiring sa ating mga indication lights. So binaligtad ko na po ang ating mga push button, indication light at ating selector switch. So time to check kung tama ba ang ginawa natin pag-wiring sa ating mga indication light. So switch on na natin ang ating circuit breaker. So kung makikita nyo, nakailaw ang ating for power on, ang ating stop at ang ating trip indication light. So ang gagawin natin, i-reset natin ang ating thermal overload relay para maging ready na ang ating control circuit. So reset po natin, so dapat ma-deactivate ang ilaw ng ating trip indication light. So ayan po, deactivated na ang ating trip indication light. Remaining ang ating power on at ang ating stop indication light. So try po natin i-start ang ating push button start, refresh ang ating push button start, so dapat ma-deactivate ang ating stop. So try natin. So ayan, na-deactivate ang ating stop, umilaw ang ating start. So stop natin. So ayan, umilaw ulit ang ating stop. So medyo maliwanag lang kaya hindi masyadong makita ang ating mga indication light. So umilaw ang stop, so dalhin natin in jog, so dapat ma-deactivate ito. So ayan, umilaw ang ating start jog indication light. So ayan. So i-push naman natin ngayon ang start para sa huling try natin. So ayan, umilaw ang ating start. So pwede na po nating i-connect ang ating 3-phase induction motor para sa mas magandang presentation ng ginawa nating wiring tutorial. So mga kalinya, dito na tayo sa last part ng ating video tutorial, activating 3-phase induction motor.
So ito pong wire na to, so galing na po to sa ating 3-phase circuit breaker, 3-phase 384 ang ating supply. So i-connect na natin sa ating line terminals ng ating magnetic contactor, and then from our magnetic contactor through our overload relay, and then papunta overload relay papunta sa ating terminal block. So ito ang ating red facing, yellow facing, and blue facing. And then from our terminal block, so ito, so nagpunta na po siya dito sa ating 3-phase induction motor. So ang ground connection natin ay narito po. So pwede na nating i-try o i-activate ang ating 3-phase induction motor sa ating ginawang stop-start jog motor control. So pwede na nating i-switch on ang ating circuit breaker for the supply of our control circuit. So kung makikita nyo, nakailaw ang ating power on indication light, ang ating stop indication light, at ang ating trip indication light. So i-reset natin ang ating thermal overload relay para maging ready ang ating control circuit at mawala ang ating trip indication light. So reset na po natin. So ngayong ready na ang ating control circuit, i-switch on natin ang ating selector switch, and then i-press natin ang ating start push button. So pakiobserbahan po ang ating 3-phase induction motor. So ayan po ang ating 3-phase induction motor on run operation. So i-stop po muna natin before tayo mag-proceed sa ating jog operation. So ayan, naka-stop ang ating 3-phase induction motor, nakailaw ang ating stop again, and then i-jog natin. So dapat ma-deactivate ang ating stop, mag-ilaw ang ating indication for run and for jog, and then press natin ngayon ang ating jog push button. So paki-observe po ngayon ang ating 3-phase induction motor. So ayan, we are on jog operation. So try naman natin ngayon i-start ang ating push button. So try natin. So we are on start operation or run operation na power 3-phase induction motor. So press natin ngayon ang ating jog push button. So dapat mag-transfer siya sa jog operation kasi meron siyang interlocking. So try natin. So ayan. So tama po ang ginawa nating control circuit na ating stop-start jog motor control. So i-fresh ulit natin ang ating start push button. So in case of emergency, pwede natin gamitin naman ang ating selector switch para ma-deactivate naman ang ating 3-phase induction motor. So try din natin. So hindi tayo gagamit ng stop, so try natin by selector switch. So ayan, deactivated din ang ating 3-phase induction motor. So switch on natin and then start. So sana po mga kalinya, nakatulong po sa inyo ang video tutorial na ito. So kung bago po kayo sa channel na ito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi tayong updated sa mga panibagong videos. So pakihit na rin po ang like and share this video to others. So God bless po sa inyong lahat. See you on the next video mga kalinya. So stop natin. So dito tayo sa jog ulit, try natin. And then sa start operation. So maraming salamat po mga kalinya kung umabot po kayo sa part ng video na ito. God bless po sa inyong lahat.